Hi guys! Welcome back to my channel. This is Bianca. And kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to click that subscribe and hit that bell button beside it para maging updated ka every time I upload a new video. And don't forget to like, share, and leave your comments down below. So, hindi nakikisama yung environment dahil sobrang ingay right now and yung buhok ko sa pag-vlog ko today. So, I just let my hair down. So, I don't know, whatever. Yun na lang. Let's go. So, hello, I'm back. Kung iba yung itsura ko from my intro, that's because ang daming bat naglalaro. At ba ang daming naglalaro ngayong oras? Okay. So, hello, I'm back. And kung iba yung itsura ko sa intro ko, don't mind me kasi hindi ako makapag-decide kung ano yung gagawin ko sa buhok ko. So, I just let it or I put my hair down na lang. So anyway, maiba tayo. I'm back! I know nobody misses me, pero I miss talking in front of the camera. So na-miss ko yung feeling bigla. So, and I have a special project today. That's why, ayan, I did sit down and did a vlog or film a vlog. So, for today's video, we'll be talking about coffee. Kasi, as you can see, wala tayo sa ating regular setup, which is kung saan ako nagme-makeup or gumagawa ng makeup videos. So for today, it will all be about coffee, the second thing that I love next from makeup. So, as in, ayan, nakasabi ko nga lang, nandito tayo ngayon sa aking coffee corner. And for today's video, meron kasi akong a little project kaninang umaga. So I'm filming right now, hapon na. So kaninang morning, busy akong magtimpla ng mga concoctions ko because for today's video, as you can read by the title, I'll be sharing to you some recipes for DIY coffee syrups and sauce. So ito na siya. Actually, you can see them. You can see the finished product here. Actually, tapos ko na siya. And for today's video, I'll be trying this out and also I'll be teaching you the recipe. So i-share ko din to sa inyo mga mare, especially for those people na coffee person din. So, as you all know, I'm a coffee person and recently I released some videos related to this hobby of mine. Hobby or addiction. So, ayan, I recently put up my coffee corner and I started from buying coffee beans na tago 100 to 200 grams pack hanggang sa umabot ako sa bumibili na ako ngayon ng kalahating kilo ng beans. Nag-start din ako trying out the sample or the small size na nire-retail na mga syrups and sauce. So, and then, ngayon, bumibili na ako ng bottles from Starbucks ng coffee syrups and sauce. So, start ako from that to today na i-DIY ko na yung mga coffee syrup and sauce na gagamitin ko sa pagtitimpla ng kape ko. Yes, I am a coffee person. Pero, hindi ako yung type ng person that would spend a lot of money for expensive coffees. Like, every day. So, nasasayangan ako doon. This is why I put up my own coffee corner or my own home cafe. So, I can have the leisure of having my own coffee every day or every time I wanted it. Na hindi ganun ka-pricey or hindi ganun kamahal. So, dahil nga dyan, dahil sa aking pagkakuripot, ayan, naisipan ko din na i-DIY pati mga syrup and sauce. So, this is this video. So, ayan, let's start. So, here I have two syrups and two sauce na ginawa ko today. Yeah, kakatapos ko lang gawin niya today. Super daling gawin, mura, and you can adjust the sauce or syrup according to your taste. Like, ako, mahilig ako sa matamis talaga. So, expect that these syrups and sauce are a little bit sweet. Sweeter than the normal amount of sweetness. So, meron ako ditong caramel sauce. Medyo, ano lang siya. Medyo dark lang siya sa camera. Nagmumukha siyang chocolate sauce or syrup. Pero this is a caramel sauce ito. This is a white mocha sauce. This is a white
mocha chocolate sauce. Eh, ito naman is, ano ba to? Honey, whatever. I-flash ko na lang yung mga title nitong mga syrups and sauce ko sa screen. And this one is a vanilla syrup. So, vanilla syrup, meron tayong honey, white mocha, and caramel. So, before we start, bago ko isa-isahin yung recipe, ingredients, pricing, and ituro kung paano gawin, let's make my own coffee. Yung coffee na gagamitin ko is Irish cream. Search nyo na lang sa Google. Pero ngayon, hindi ko gagawin yun kasi kapin-kapin na ako. Let me get my cute coaster. Ayan, yung coaster ko. Let's put it here. A glass. So, I'm gonna try the caramel. Meron akong nilagay sa, ano ba tawag dito? Basta, yun na yun. And maglalagay tayo ng ano, bakeme sa ating ano. Yeah. Ta-da! Now, I'll be pumping some more. Next, I'll be putting and then maglalagay ako ng caramel syrup kasi caramel flavored yung ano lang. Okay, that's it. Let's pour our coffee na. Yeah. So good. So good. So this is my first time to try it on coffee actually. Pero nilalasahan ko na siya kanina. I was worried kasi medyo may bitterness siya. I don't know, maybe nasunog ko yung sugar on the process of making it. Pero so far sa kape, so far sa kape. Okay, anyway, now that I'm enjoying my coffee, let me walk you through sa recipes. So, ayan, let's go! One can ng evaporada, nasa 370 ml siguro to. Then, 1 cup of sugar. White sugar yung ginamit ko, pero pwede din naman gumamit ng brown. 2 tablespoon of butter. 2 tablespoon din ng water. And a teaspoon of salt. So, let's start!
in a medium heat pan, ipag-mix lang natin yung sugar and water. Then, kailangan lang i-mix siya hanggang sa ma-dissolve completely yung sugar sa water. Ganito yung magiging itsura niya. Ayan. Tapos, mix-mix lang hanggang sa maging ganito siya. And then, hanggang sa ma-achieve natin yung gantong kulay. Parang nag-caramelize na yung sugar. And then after, kapag ganyan na siya, pwede nang i-add yung butter. Continuous lang ang pag-mix. And incorporate yung evaporated milk ng paunti-unti. So kapag natapos nyong ilagay yung evap, ganito magiging itsura niya. Then need lang siyang pakuluin ng 15 minutes. And then, ganito yung magiging itsura niya kapag after 15 minutes. And then, pwede na siyang ilipat sa container. Ayan. So, for vanilla syrup, we need 1 cup of white sugar, 1 cup of water, and 2 tablespoons of vanilla. So, in a medium heat pan again, paghaluin ulit natin yung water, 1 cup, and sugar, 1 cup din. So, yung measurement ng sugar to water is 1:1, kaya tag 1 cup yung pinaghalo ko. And then, kailangan lang natin siyang i-dissolve. Antayin nating ma-dissolve yung sugar sa water completely. So, halo-halo lang tayo dyan. And then, after nyan, magiging ganito yung itsura niya kapag completely dissolved na siya. Let it simmer. And then, kapag okay na, pwede na nating patayin ng apoy. Tapos, tsaka natin i-add yung vanilla. So, i-add ko dyan yung vanilla. And then, imimix ko ulit siya. So, mix-mix lang. Ayan, I'm adding the vanilla and then I'll mix it with a spoon. And kapag nahalo ko na completely, pwede nang iset aside. And then, ilagay sa container kapag nag-cool na siya. So, ayan, tapos na. Para naman sa salted honey vanilla syrup, kailangan natin ng 1/2 cup of honey, 1/2 cup of water, 2 tablespoons ng vanilla, and a pinch of salt. Same process din in a medium heat pan, ilagay natin yung honey and yung water. Tapos i-combine lang natin siya and i-mix hanggang sa mag-incorporate yung honey sa water. Nilagay ko na din dyan yung pinch of salt. So, hinalo ko na siya dyan. And then, continue lang ng mix hanggang sa matunaw or mag-incorporate nga yung honey. And then, simmer. And then, after that, pwede nyo nang patayin yung apoy and ilagay yung vanilla. And then, i-mix na lang ulit siya. Let it cool. Tapos, pwede nyo na siyang i-transfer sa container. Yun. For our last recipe, we need 3 teaspoons of vanilla, 1 can of condensed milk, 3/4 cup of milk, 1/4 cup of sugar, and 1 cup of white chocolate. So, in a medium heat pan, paghaluin ulit ang condensed milk, fresh milk, vanilla,
and sugar. Tapos, paghalu-haluin lang siya hanggang sa ma-dissolve yung sugar and ma-incorporate yung condensed milk, and then let it simmer. So, kapag nag-simmer na siya, i-add na yung white chocolate. So, need lang talaga na i-mix ng i-mix hanggang sa matunaw talaga yung white chocolate sa mixture. So, halo lang ng halo ulit hanggang sa wala ka nang makitang mga bubuo. Yan. Para hanggang sa maging smooth siya tulad nito. Tapos kapag okay na, ayan, pwede nyo na siya ulit i-transfer sa container. And then let it cool bago nyo i-refrigerate. So, that's it. So, that's it for today's video. I hope nagustuhan nyo tong video na to. Actually, yung video na to, ako lang yung may gusto. At the end, I was so happy for everything that I did. So, I cannot show you all. Like, hindi naman ako pwede kasi magtimpla ng kape. Nang like, isa-isahin ko siya today na hindi ko naman mauubos. So, ako lang. So, hindi ko naman pwedeng, hindi naman ako pwedeng magtimpla ng like 4 or 5 kinds of coffee and ako lang yung iinom. No, I drink moderately sa kape para iwas palpitations and iwas acid reflux. So, ayun. Hopefully, in the next few days, matry ko silang lahat. Or, if gusto mong i-try, you can visit me at my home. Open yung aking home cafe and sa mga friends ko dyan, baka gusto nyo i-try yung mga bago kong coffee syrups and sauce, you can visit me. So, sa mga kaibigan ko dyan na gustong makikape, bumisita. So, sa mga kaibigan ko dyan na gustong bumisita, here you go. You can come and let's have a coffee date. You can try my new recipes, my new sauce and syrups. So, you should come over right now. I don't have anyone to try this with. Wala pa yung jowa ko. Hindi pa siya dadating. Maybe later. I'm gonna let him try my new coffee syrups and sauce na pinagmamalaki ko. Anyway, thank you for watching and I'm gonna see you to my next videos. Bye!